Paano ang importante pag-uusapan natin? Tanong niyang tuwid na nakatingin sa binata na sa pangmalas na ilalang gumagwapo kapag ganito kaseryoso ang mga mata. Ang tungkol sa mahigpit na bilin sa akin ni Anton. Anito ang deep masculine voice. Gusto ni Anton na maging lehitimong karilyo ang anak mo. Pero dahil hindi na kayo nakasal, pangalan mo ang dadalhin ng bata. Wala akong magagawa. Gusto ko mandalhin niya apelido ni Anton, malungkot na uminom ng juice si Melissa. Kapag di siya kinilala ng mga magulang ni Anton, hindi siya magkakaroon ng karapatan sa dapat ay mamanahin ni Anton. Wala rin ako magagawa sa bagay na yun. Alangan namang ipilit ko sa kanilang anak ko. A few months from now, manganganak ka na, Melissa. At bago yun, kailangan mailagay sa ayos ang kinabukasan ninyong mag-ina. Yun talaga ang pipilitin kong gawin. Pagkapanganak ko, magsisikap ako para mabigyan siya ng maayos na buhay. Isang karilyo ang anak mo, Melissa. He deserves a comfortable life. Kung buhay si Anton, hindi siya papayag na hindi bibigay ang lahat. Dito, best shelter, best environment, best education. Nag-iisang tagapagmana si Anton, alam mo ba yon? Ikaw rin, hindi ba dahil legally adopted ka ng mga karilyo? Oo, may karapatan din ako sa kayamanan ng mga karilyo bilang adopted sa nila. Pero hindi na ako naghahangad ng anuman mula sa kanila. Napakarami na lang na itulong sa akin. Kung mayroon mang dapat magmana ng mga kayamanan na Papa Amado, yun ay walang iba kundi ang magiging anak ninyo ni Anton. Ayoko umasa. Karilyo man ang anak ko. Kung hindi naman siya matatanggap ng pamilya, anong karapatan niya sa kayamanan ng mga karilyo? Nasa pagsikap ko na lamang kinabukasan niya. Meron pang paraan para maging lehitimong karilyo siya, Melissa. Tuwid na nakatingin sa mga mata ng dalaga si Flavio. Ano? Magiging lehitimong karilyo ang anak mo. Magkakaroon siya ng karapatan kung hindi man sa mamanahin ni Anton ay ang mamanahin ko. Natutupad ang mga pangarap ni Anton para sa bata kahit di siya kilalanin ng dalawang matanda at mangyayari lamang iyon kung... Kung ano nga, Flavio? Kung papayag kang pakasal sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Melissa sa huling sinabi ni Flavio. Kasal? Inaalok mo ako ng kasal? Tanong niyang walang korap na nakatitig sa kaharap. Ang akala ko'y binilin ng kami ni Anton sa'yo dahil nasa panganib ang buhay ko. Bakit pumasok ang tuko sa kasal dito? Kasama ba yun sa mga ibinili niya sa'yo? Dahil yun lang ang solusyong naisip ni Anton. Pakakasal tayo para dalhin niya ang pangalang binigay sa akin ng pamilya niya. Gagawin natin to. Alang-alang sa magiging anak ninyo. Pagdiriin ni Flavio. Isinandal nito ang likod na makitang parang nashock ang dalaga sa proposal nito. But let me make this clear to you, Melissa. Kung pakakasal ka man sa akin, sa papel lang tayo maging mag-asawa. Yun lang ang solusyon para maging karilyo ang anak mo at makuha ang kanyang mga karapatan. Napabuntong hininga sa Melissa. Saka inalis ang tingin kay Flavio. Sa tingin naman niya, sincere ang binata sa sinasabi. Subalit alam ba ni Flavio ang bigat na sinasabi nito? Bata ka pa, Melissa. At yun ang inaalala ni Anton. Mahihirapan ka bilang single parent. Kapag nakasal tayo, hindi mo na po problemahin pang magpapalaki sa kanya. May health insurance ako. Pwede ko siyang ikuha ng educational plan. Magkakaroon siya ng karapatan sa lahat ng ari-arian ko, pati na rin ikaw. Bumuntong hininga si Melissa bago sumagot. Pero may nobya ka. Sa palagay mo ba'y papayag siyang pakasal ka sa iba? Ang kasal dito sa Pilipinas ay isang lifetime commitment. Ipaliliwanag ko naman kay Camille na kasal lang tayo sa papel, na after a year or less, magpa-file din tayo kagad ng annulment. Saka na natin isipin ang gagamitin nating grounds. Ang importante, pwede kong i-adopt ang bata at pwede rin palabasing ako nga ang kanyang ama. At ma-annul man ang kasal natin, hindi nawawala ang karapatan ng bata. Ganun ba kahalaga sa iyo ang pangako mo kay Anton? O ganun ka talagang humawak ng pangako? Parang kapatid ko na si Anton. Mahalaga sa akin ang kinabukasan ng magiging anak niya. Kung kaya mo sanang ibigay ang maibibigay na kayamanan ni Anton, hindi ko na iaalok ang ganito sa iyo. Pero gusto kong ibalik sa magiging anak niya ang tininim niyang kabutihan sa akin. Ngayong wala na si Anton, akin ang kanyang mga responsibilidad. Hindi nakaapuhap na isasagot sa Melissa. Nakagat niya ang paibabang labi. Pabor man sa kanya at sa magiging anak niya ang iniaalok ni Flavio, hindi pa rin siya makapagdesisyon kaagad. Nasa iyo ang desisyon, Melissa. Bakit kita pipilitin kung ayaw mo? Ako man ay malaking sasakripisyo pero gagawin ko alang-alang kay Anton. Pag-iisipan ko, Flavio. Bilisan mo ang pagdedesisyon. Ako ang gagawa ng pabor. Hindi ako ang dapat na maghintay. Ang isipin mo yung kinabukasan ng magiging anak mo. Delisa's POV. Matagal na nakapagpaan naman nakalis si Flavio ay nakaupo pa rin si Melissa sa gilid ng kama. Nakatitig sa picture ni Anton sa ibabaw ng night table. May pagpapahalaga sa salita si Flavio. Bibihirang lalaki mag-aalok ng kasal para lang tuparin ang binitiwang salita. Nasalamin niya sa mga mata nito kanina ang katapatan ng inaalok na tulong para sa kanila mag-ina. Dapat ko bang patulan ang offer ni Flavio? Tanong niya sa kanyang sarili. Why not? Sagot naman ang mahinang tinig mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao.
Kung mahalaga sa iyong future na maging anak mo, ipinatong niya ang isang kamay sa kanyang tiyan. Hindi na ito maawat sa paglaki. Bukas makalawa, isisilang na niya ito. Kailangan ng pambili ng gatas, ng damit, ng lahat ng pangailangan ng bata, ng pambili ng gamot kapag nagkakasakit, nagagastos din sa pag-aaral nito. At sa katulad niyang nag-iisa na, napakaganda ng inio-offer ni Flavio. Lahat ipoprovide ito para sa kanyang anak. Lahat ng kulang pupunan ng binata. Nakatitiyak na siya na magandang kinabukasan para dito. Kaya ko namang buhayin ng anak ko, pabulong niya ang katwiran. Pero mahihirapan ka, sagot na isang bahagi ng isip niya. Ito na ang magandang pagkakataon. Bakit ipagkakait mo sa anak mo magandang buhay na para naman talaga sa kanya? Magiging unfair ka sa anak mo kung pailalim mo iyong pride at hiya. Tama nga siguro si Flavio. Walang importante ngayon kundi ang future na magiging anak niya. Sa papel lang naman sila magiging mag-asawa. Pakakasal sila para lang sa bata. Ipapaanal din yon pagkalipas ng kaunting panahon. Kailangan lamang nakainin niya ang kanyang pride at hiya. Nakapag-desisyon na ako, Flavio. Bumalik ang binata after 2 days. Nagtama ang mga mata nila nang pumihit paharap sa kanya si Flavio. Saglit na nag-usap ang mga iyon. Payag na akong pakasal sa iyo. Biglay parang naduwag si Melissa. Hindi niya magawang sabihin ang desisyon niya na nakatingin ng tuwid sa mga mata nito. Wise decision, Melissa. May tipid ng ngiting 2 segundo lamang gumuhit sa mga labi ni Flavio. Walang mabakas sa tuwa si Melissa sa mga mata nito. Kakatwa dahil ito ang nag-alok ng kasal na iyon. Does it mean na nabigla lamang ito? Matutuwa si Anton. Ang kapakanan na magiging anak kong iniisip ko. After all, Carillo naman saan talaga ay na rin sa'yo. Yung karapatan lang niya ang gusto ko ipaglaban para sa kanya. Kaya naisip ko na tanggapin ang proposal mo. Gusto ko lang ipaalala sa iyong hindi dapat magkaroon emotional commitment sa pagiging mag-asawa natin. Ipoprovide ko mga pangangailangan ninyo mag-ina, pero hindi tayo magkasama bilang mag-asawa. Wala tayong pakialam sa relasyon natin sa iba. Alam mong meron ng kamil sa buhay ko, and I expect na nagkakaintindihan na tayo sa bagay na yun. Gustong mapaismit ni Melissa bilang reaksyon sa mga hiling ni Flavio. Bakit kailangan pa nitong ulitin at ipagdiinan pa iyon? Ano bang gustong palabasin nito? Na magdedemand siya pagkatapos? Nabobo siya para malaman ang limitasyon na maging relasyon nila pagkatapos ng kasal. Kung hindi lang dahil sa anak, gusto na niyang bawiin ang naging desisyon. Huwag kang mag-alala, Flavio. Paismid na sabi niya. Taas ang noo. Malinaw sa akin ang lahat. Hindi ako maging yung problema sa iyo. Hindi ako mag-e-expect at magdedemand ng anuman mula sa iyo. Kung sakali magkakaproblema ka, ako mismo magsasabi sa girlfriend mo na walang ibang kulay itong pagpapakasal natin. Mariing saan ni Melissa. Matapos ang usapan nila, kagad na rin umalis si Flavio at nagtungo na sa opisina. Pakakasalan mo ang girlfriend ni Anton? Hindi makapaniwala si Billy sa pinagtapat ni Flavio. Nasa opisina sila ng hapong iyon. I promise, Anton. Umbagang na sabi ni Flavio, napapakasalan mo ang girlfriend niya? Nasisiguraduhin kong malalagay sa ayos ang kanyang mag-ina at magkakaroon ng magandang future ang kanyang anak kay Melissa. This is the only option na nakikita ko para maging lehitimong Carillo ang magiging anak niya at magkaroon ng karapatang mamanahin dapat ni Anton. That's ridiculous, pare. Bakit ikukulong mo ang sarili mo sa isang pangako? Kapag nagsisalita ako, tinitiyak kong kaya kong gawin at kapag sinabi ko, gagawin ko. Up to the extent of bearing Anton's girlfriend who's having his child? Kaya ako nga gagawin to eh. Para sa anak ni Anton. At papaano si Camille? Sa palagay mo, papayag siya? I know she'll understand. Ipa-anal din naman namin after a few months. At hindi ito tulad ng karaniwang kasalan. Dahil hindi naman kami magsasama ni Melissa bilang mag-asawa. Ipapaliwanag ko kay Camille ang dahilan kung bakit kailangan kong gawin ito. Na hindi sangkot ang puso sa gagawin kong ito. Pare, let me remind you na hindi biro yung papasukin mo. Baka nabibigla ka lang. Madaling magpakasal pero mahirap kumuha ng annulment. Huwag mo akong takutin, Billy. Nagkasundo na kami ni Melissa at hindi na ako pwedeng umatras pa. Napabuntong hininga na lamang si Billy. Saka tinasang 2 kamay sa hangin at muling ibinagsak. Habang sa kapilang panig, no, Flavio, maraing pagtutol ni Camille. Pumahig na nga akong tulungan mo at ibahay ang babaeng yun. Pakakasalan mo pa ngayon? Nasa parking lot ng New World Hotel ang magnobyo. Galing sa pagdi-dinner. Sumama ang mood ni Camille ang ipagtapat dito ni Flavio tungkol sa plano nila ni Melissa. Honey, please, try to understand. Gagawin ko lang ito alang-alang sa magiging anak ni Anton. Yun na lang available na solusyon para maging legitimate ang anak niya at magkaroon ng mga karapatan bilang Carillo. Hindi matanggap ni na Mama Tessie at Papa Amado ang mag-ama. Pero gustong masiguro ni Anton na magkakaroon ng anak nila ni Melissa. At papaano ako? Tayo, Flavio. Ipaanal din naman kaagad ng kasal. Paano ko ma-develop ka sa babaeng yun?
Sinabi ko na sa'yo, hindi mangyayari yon. Flavio, mahirap yatang tanggapin akong girlfriend mo. Pero iba mapapangasawa mo. Kung meron ka pang dapat pakasalan, dapat ay ako yun. Listen carefully, honey. Wala ka namang dapat ipangamba dahil hindi kami magsasama bilang mag-asawa. I'll just support them financially, but we will definitely not consummate the marriage. Sa papel lang kami magiging mag-asawa. Pero hindi ganun kadaling kumuha ng annulment. May kakilala akong abogado at judge na tutulong sa amin para mapadali iyon. Pagkatapos tayo na magpapakasal, total sabi mo sa ngayon priority mo ang karir mo. Nasa peak ka kaya hindi ka dapat mag-asawa at magbuntis. At anong ground naman ang ibibigyan ninyo para mai-annul ang kasal ninyo? Ang infidelity ko, halimbawa, palalabasin niyang pinababayaan ko sila ng bata dahil nakikisama na ako sa iyo. At ako pang lalabas na ng aaga of Flavio? I cannot imagine myself being the other woman. Ang importante, alam natin ang totoo, na marriage for convenience lamang lahat. Nakasimangot na humalakip-kip si Camille, saka tinapon sa labas ng kotse ang tingin. Honey, ako naman ang pagbigyan mo ngayon. Sa relasyon natin, ako nalang lagi umuunawa at nagbibigay. Ilang beses mo na ba akong iniwan dahil sa modeling stints mo? Ayoko mang paglayuin tayo ng trabaho mo, pilit kitang inuunawa at pinagbibigyan. This time naman, ako ang pagbigyan mo. Wala namang magiging epekto ito sa relasyon natin. Bakit mas gusto mo pang pumasok sa ganyan kadelikadong responsibility kaysa ang talikuran ng isang pangako? Inakbayan ni Flavio ang nobya. Hinaplos sa plus ng likod ng palad ng pisngi. Honey, I cannot disappoint Anton. Isa pa ngayon lang ako gagawa ng pabor para sa kanya. Samantalang siya mula pa noon ay nakalalay na sa akin. This is my way of repaying Anton for all of his kindness. Saglit na nag-isip si Camille. Ipangako mo sa akin sa papel lang kayo magiging mag-asawa. Hindi kayo dapat magkaroon emotional attachment ng Melissa na yun. Akala ko ba hindi mo kilala ang word na insecurity? Bakit ngayon? O kulang ka na tiwala sa akin? Sa ibang babaeng nakapaligid sa'yo, ako walang tiwala, Flavio. Melissa was Anton's girlfriend and she is pregnant. Impossible magkaroon na attraction between us. Besides, she's not my type. Kaya malayo magiging kaagaw mo siya sa akin. Kung hindi lang ako kailangan bumalik sa London, yayain na kita mag-live-in eh. Pinulupot ni Camille mga kamay sa batok ng katipan. Saka tumingala para biglang yaya ang gumagapang nahagga ni Flavio. You mean, babalik ka na naman sa London? Nagre-request na return engagement ang promoter ng fashion show namin doon. 2 months lang daw. So magkakahiwalay tayo ulit. Promise Flavio, ito lang huling modeling stint na tatanggapin ko sa malayo. Dapat lang, dala papabayaan mo na ako. I can always make up to you naman, hindi ba? Muli, kinabig ni Camille ang ulo ni Flavio. Hey, this is not the proper place. Namimili ang ngiting sabi ni Flavio. Nang sumunod na linggo ay naganap ang isang napakatahimik at napakasimpleng kasal na Melissa at Flavio. Bukod sa kanila, tatlo lamang nakakalaman tungkol doon. Sina Billy, ang mayor na bayaw nito na nagkasal sa dalawa at ang maid na tumayong ninang nila. Pagkatapos sa weekly seremonya sa opisina ng mayor, isang masaganang pananghalian ang pinagsaluhan nila sa isang first class restaurant. Walang alam ang mayor tungkol sa totoong score ni na Melissa at Flavio. Ganon din ang maid, kahit paniwala mang itong nagmamahalan ng dalawa at anak ni Flavio ang dinadala ni Melissa. Hindi nagtagal, sinabi na ng mayor ang katagang, "You may now kiss your bride." Hindi alam ni Melissa kung paano gagawin na paghagga nila ni Flavio. Pinigit na lang niya ang kanyang mga mata habang unti-unti lumalapit ang labi ni Flavio sa kanyang mga labi. Sa kabilang banda, habang kumakain, hindi siyempre naiwasang mapag-usapan ng tungkol sa pagiging sikreto ng kasal. Si Melissa ang naiipit kaya't siya pinamumulhan ng mukha. "Bakit wala man lang partido ni Melissa ang dumating sa kasal?" tanong ng mayor. "Itinanan ko lang po nitong kaibigan ko si Flavio itong si Melissa eh," salon ni Billy. Nagkatinginan sila Flavio at Melissa. "Paano ang honeymoon yan, Flavio? Pregi na si Mrs." Biro ulit ni Mayor. Pasimple nagkasalyapan sila Flavio at Billy. Pagkatapos si Melissa ang tinapunan ni Flavio ng tingin na pinamumulhan ng mukha. "Saka na siguro, Mayor," sagot ni Flavio. "Medyo busy din ako these days, pero babawi ako kapag nakapanak na si Melissa." Nanunokso ang tawa ni Mayor. Nakitawa na rin si Billy at nakiride on na rin si Flavio. Samantalang si Melissa hindi malaman kung paano ikukubli ang pamumula ng mukha. Nang matapos silang kumain ay kagad din silang umuwi. Inihatid ni Flavio si Melissa sa bahay nito pagkatapos ng kasal. Matagal silang nasa loob ay pareho pa silang walang kibo. Nakabibingi ang katahimikang saglit na namagitan. Iisa sila ng iniisip ang tungkol sa kakatapos sa kasal. Hindi mabigyan ni Melissa ng pangalan ang sarisaring emosyon na nasa dibdib niya. Biglang parang nailang siya sa presence si Flavio
Tensonadong-tensonado siya. Hindi na alam ko pa paanong kikilaw sa harap ni Flavio. Iba na ang sitwasyon ngayon. Mag-asawa na sila ni Flavio. Ngunit hanggang sa mga sandaling iyon kasi, hindi pa rin niya makapaniwalang kasal na nga sila. Pero aminado siya sa kanyang sarili at tila may isang tinik na nabunot sa kanyang lalamunan dahil hindi na basta nung lalabas ang kanyang anak. Ganun pa rin ang setup natin, Melissa. Hindi tayo magsasama sa isang bahay. Hindi naman kailangan eh. From time to time, dadalaw ako rito. Kapag may kailangan ka, tawagan mo ako. Pero wag na wag mong sasabihin sa opisina na asawa kita. Tahimik na nakikinig lang si Melissa sa mga sinasabi ng asawa. Kahit ilan sa sinasabi nito ay parang gusto niya iprotesta. Sa isang iglap, kumontrolado na ni Flavio ang kanyang buhay. Bilang asawa nito, hindi man lubusan kailangan maging submissive siya dito bilang respeto. May kinuha sa tatsi kay si Flavio at iniabot iyon sa kanya. Matagal tinitigan ni Melissa ang cheque pero hindi siya kumikilos para abutin iyon. Bakit ayaw mong kunin, Melissa? Maangat mairitasyong untag ni Flavio. Kasama sa tungkulin ko ang suportahan ka bilang asawa ko. Bilang asawa ko? Tila nag-echo iyon sa isip ni Melissa. Bakit may ibang dating sa kanya ang pag-angkin ni Flavio sa katauhan niya? She felt proud. Kahit sa hinagap, hindi niya inakala magiging asawa siya na isang tulad ni Flavio Carillo. Isang lalaking alam niyang papangarapin ng bawat babae na maging asawa. At pakiramdam niya ay nakangiti ang kanyang puso. Kung bakit, ewan niya. May pera pa ako. May matanda pa dun sa huling binigay mo. Nahihiyang tangi niya. Ngayong Mrs. Melissa Carillo ka na, hindi ako papayag na tangihan mo pa mga binibigay ko. Alam ko marami kang pangailangan kaya itapon mo ng pride at hiya. Pagigiit nito. Kinuha ang isang kamay ni Melissa at ipinatong doon ng cheque. Thank you, Flavio. Makakabayad din ako ng utang na loob ko sa'yo. Stop that nonsense. Huwag mong isipin na may utang na loob ka sa'kin. Matagal nang bayad iyon dahil ginagawa ko ito para sa anak ni Anton. Ginagawa ko ito para kay Anton. Kung kanina'y nakangiti ang puso ni Melissa, ngayon pakiramdam niya'y umismit ito. Ano nga ulit ang sinabi ni Flavio? Ginagawa ko ito para sa anak ni Anton. Ginagawa ko ito para kay Anton. Wala na bang gagawin si Flavio kundi ang ulit-ulitin iyon? Lately, masakit na para sa kanya ang dating ng mga katagang yon. Para bang gusto nitong lagi ipamukha sa kanya na ang lahat may bahagi lamang ng pagtanaw ng utang na loob nito? Basta, ilista mo na lang ang utang ko. Babayaran ko to kapag yumaman ako. Nakaismid na sabi niya dala ng samungaw na inis. Natawa ng bahaw si Flavio. Kapag yumaman ka? Oo. Kapag naianal ng kasal natin, anong malay mo? Kung baka pag-asawa ko ng isang milyonaryo, kahit amoy lupa, hindi mababayaran ko na yung mga utang ko sa'yo? Si Flavio naman ang umasim ang mukha. Tinignan siya nito ng pasukab. Tila hindi na gusto ng sinabi niya. Kakakasal lang natin. Annulment na kagad ang iniisip mo? Saka ganun ba ang ideya mo sa pag-aasawa? Ang kapal ng bulsa ang tinitinan sa pagpili? Tumalim ang anyo ni Flavio. Huwag mong hayaan isipin kung kaya mong minahal si Anton ay dahil... Hindi na rin natapos si Flavio ang sinasabi dahil nakita nito ang pagtalim ng tingin ni Melissa. Hindi ako oportunista. Kung yun ang gusto mong palabasin, Flavio, minahal ko ang kaibigan mo. Kaya nabuo ang batang nito na sa tingin ko. Madiin ang bawat bitiw ni Melissa ng mga salita. Pagkatapos padarag na tumayo, excuse me, kung wala ka nang ibibilin, aakit na ako dahil gusto ko na sana magpahinga. I'm sorry, Melissa. I have no intention na insultuhin ka. Araw ng kasal natin, nagbabayangan na naman tayong para magkaaway. Sige na at magpahinga ka na. Hindi na rin naman ako magtatagal. Yung mga bilin ko lang huwag mong kalilimutan. Huwag kang basta magpapasok ng mga taong hindi mo kanila. Tumalikod na ito tumakit sa hagdan. Baka sa Friday na ako makabalik. Pahabol ni Flavia habang inihatid siya ng tingin sa hagdan. Bahala ka. Wala akong karapatang magdemand ng time mo. Malinaw sa akin yun. Idudugtong sana niya. Nagmamadali siyang tumayo sa may hamba ng pinto, palago sa terrace, at tinanaw si Flavio. Nagkataon namang naisipan itong tumingala sa terrace at sa pagkapahiya. Napaatras siya. Nang lumiit ang paninya ng kotse sa kanyang asawa kuno, may kakatuwang emptiness siya ang nakapasa dibdib. Matamlay siya na upo sa gilid ng kama. Nakakatawa. Kakakasal lang nila ngunit iniwan na siya kaagad ng kanyang asawa. Gusto ko pa naman sana siya makasama kahit ilang oras pa. Ang plano ko pa sana ay maghahanda ng masarap na hapunan na pagsasaluhan namin habang nagkukwentuhan para makilala pa namin ang isa't isa. Pero hanggang plano na lang yon dahil iniwan mo na kaagad ako. 4 days na hindi sinilip sa tirahan at tinawagan man lang ni Flavio si Melissa. Mabuti na nga lang at tumarating ang stay out na maid lavandera na si Aling Pasing. At least may nakakausap siya.
May kapit-bahay na siyang friend din na agad nakipagkilala sa kanya. Kaya lang nag-o-opisina kaya wala rin ganaang time makipagtsikahan para hindi mainip na labang na lamang na Melissa ang sarili sa pagbabarda ng pangalan sa mga lampin at baby Jesses. Baby Carillo, yun ang ibinurda niya. Ika-anim na araw mula na ikasal sila, naisip ni Melissa na tawagan ang asawa. Iimbitahin niyang doon na ito mag-dinner dahil ipagluluto niya ito ng mga bagong recipe na subukan niya mula sa isang cookbook. Flavio, dito ka na mag-dinner. Anyaya niya rito sa masayang boses. Hindi pwede, Melissa. Bakit? Kasama ko si Camille. Magdi-dinner kami sa labas. May panlulumong nadama si Melissa. Ah, sige, next time na lang. Sabi niya bilang pagsasara. Bakit kailangan siya makadama ng disappointment sa rejection ni Flavio? Alam naman niyang ang lalaking pinakasalan niya ay pag-aari na ni Camille. At maliwanag ang setup nila na wala siyang karapatang mag-demand ng oras dito. Sinurpresa naman siya ni Flavio after 2 more days. Marami itong dalang pagkain, lalo mga prutas. Kamusta ka na rito, Melissa? May problema ba? Seryosong tanong nito nang ilapag sa dining table ang dalawang plastic bag ng pagkain. Eto, para ng preso rito. Hindi mo lang makalabas. Pinagtsatsiga ang kausapin yung mga butiki. Mukhang nagre-reklamo ka na. Alam mo kung gaano kahirap ang sitwasyon mo, but it's for your own good. Kailan pa kaya ako makakapamuhay ng normal, Flavio? Madiim siyang tinitigan ni Flavio. Then nag-decide ang lalaki. Okay, para hindi ka naman masyado nakakaawa, lalabas tayo. Hindi agad umimik si Melissa. Pinagpatuloy lang pagpupunas sa mga naglalakihang decorative jars. Hindi niya pinahalata kay Flavio na tutuwa siya sa pagdalaw at sa imbitasyon nito. Mas gusto niya iparamdam dito ang hinampo niya ng ilang araw na hindi nito pangungumusta man lamang. Tuluyan na bang nahulog ang loob ni Melissa para kay Flavio? At paano siya mamahalin ni Flavio kung may iba nang nilalaman ang puso ng lalaki? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.